request na tanong. Galing ito sa isang brother natin na estudyante ng comparative religion, na si Tabasum, no? Tabasum. Oh, magandang pangalan. Oh, Tabasum Sheikh ang kanyang pangalan eh. Oh, ang kanyang request na tanong ay kung pwede ko raw bang talakayin sa Radio Sheikh itong pagkanta sa kantang Bayang Mag-iliw. Ewan ko kung nakanta mo yan, Sheikh, nung ikay bata pa. Nung baby ka ba, nagsimula ka ng kakanta-kanta. Si Kristo nung baby pa, nagsasalita na eh. Pero nung baby ka ba, nakanta mo na itong Bayang Mag-iliw. Ang ganyan, di ba? Ano daw ba ang sinasabi ng Bayang Mag-iliw? Dapat bang kantahin ng isang Muslim ang Bayang Mag-iliw? Sabi niya, lupang hiniran yan eh. Pambansang awit, ito po. Huwag po sanang magagalit yung ating mga nasa, ano ba yan, yung in charge sa mga ganitong kanta, no? National Historical Commission ba yan? Sa mga, sa gobyerno natin, ano po? Huwag po sana magagalit. Ang sasabihin ko po ay ayon lamang sa sinasabi ng aming kasulatan sa Quran po. Actually, lingid sa kaalaman ng ating mga kapatid na mga Muslim na kumakanta dito, itong Bayang Mag-iliw, ito ay bawal kantahin sa Quran. Bawal na bawal kantahin ito. Kahit na hindi po siya lalagyan ng musical instrument, ang pagkanta ng lupang hinirang po sa aming Quran, ito po ay bawal. Bawal po yan. Huwag po sana kayong magagalit sa akin. Babasahin ko na lang po kung ano ang sinasabi ng aming Quran tungkol po dito sa Bayang Mag-iliw. Sa chapter 6, ang talata po ay 162. Sabi po, Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbi bil'alamin. Ito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sabi ganito, ipagbadya, sabi ng Allah, katotohanan. Ito, pinapasabi ng Allah sa mga Muslim. Katotohanan, ang aking pagdarasal, ang aking pagkatay ng hayop, ang aking pamumuhay, ang aking pagkamatay ay para lamang sa Allah, ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Sabi niya. Ang liwanag, oh, sabi niya. Wa mamati lillahi rabbil alamin. Ang aking pagkamatay ay para lamang sa Allah. Ngayon, kung susundan mo yung lyrics ng Bayang Mag-iliw, sabi niya, ang mamatay ay, ano ba yun? Nang dahil sa iyo. Dahil sa bayan, no? Ang mamatay ng dahil sa iyo. Bawal yun. Ang isang Muslim, hindi pwedeng mamamatay dahil sa bayan. Sabi nga ng Quran, mamati lillahi rabbil alamin. Ang aking pagkamatay ay para sa Allah, ang Panginoon ng sanlibutan. At hindi para sa bayan. Hindi natin masisipo yung ating mga kababayang mga Kristiyano sapagkat ang kompositor ng kanta ay isang Kristiyano. At maaring ibinabatay niya ito sa Biblia. Dahil sa Biblia, pwedeng mamatay para sa bayan. Pwede yun eh. Sa Biblia, pwedeng mamatay para sa bayan. Ganito po yan. Sa Juan 12, ang talata po ay, Juan 11:51. Sa Biblia po, sabi ganito. Ito nga'y sinabi niya na hindi sa kanyang sarili, kundi palibhasay dakilang saserdote ng taong yaon, ay hinulaan niya na si Jesus ay dapat mamatay dahil sa bayan. Sa Biblia po kasi pwedeng mamatay para sa bayan. Hindi natin masisi yung kompositor dahil Kristiyano siya. Sa Biblia pwede yun. Pero sa isang Muslim, dapat para sa Allah. Hindi pwedeng para sa bayan. Yun po.